Kabukid, sa episode na ito ay mag-aabono kami ng mais. So 14 days after direct sowing ng aming mais, ito po ang ginagamit namin na abono. Meron po siyang 0.16 yung nitrogen, 20 yung phosphorus, at 0 yung potassium. At update muna tayo sa ating tanim na opo. Ito na po sila. Yan, nag-umpisa na pong gumapang. Meron po tayong episode nito sa paggawa natin ng trellis ng ating opo. Ito na po sila. Yan, may bulaklak pa rin. So ito, tatanggalan muna natin ng bulaklak. Kasi doon na tayo magpapabunga doon sa taas. Pagdating nila doon sa taas, tanggalan natin ito. Ito ang bulaklak. Ayan, gumapang na sila. Parating na dito sa taas. Yan po ang update ng ating tanim na upo. At ito naman ang update sa ating tanim na mais. Ito na po kalaki yung ating tanim na mais. 14 days after direct sowing, ito na po sila. Yan na po, meron na pong nag-abuno doon. Yun, ayan, nag-aabuno yan. Ayan, ngayon nag-aabuno sila. At yan po ang gamit naming abuno, Super Grow 16-20-0. Ayan, kalaki yung mais. 14 days after direct sowing. Ayan, dito rin po yung alaga nating African Nightcrawler. Check na natin. Ayan, kahapon naglagay po ako ng pagkain. Ang dami mga maliliit sa ibabaw. Nilalaglag po sa gilid ng puno. Kailangan hindi matamaan yung talbos ng mais para hindi masira yung puno ng mais. Kailangan sa gilid lang yung laglag. Ayan po. So bali, apat po sila ang nag-aabuno ngayon. Mabilis lang naman to. Dito inuna nila dito. Yan doon. At pasok muna tayo dito sa tanim nating strawberries. Ito na po yung mga flowering plants natin, no? Yan po, ang ganda ng tingnan. At ibang kulay ng ating alamang zinnia.
update tayo sa tanim nating strawberries. Maraming mga hinog ngayon. Hinintay ko lang yung anak ko. Papaharvest ko to sa kanya. Basa. Ako may mga hinog na. Ito ang laki nito. Kasi mas malaki pa to sa 5 piso coin. At ito rin ang update ng ating sunflower. Marami pong ano, iba't ibang klase ng sunflower to. Paano na to? Ay, malapit na tayo makakuha ng ano, seeds ito. At mamaya tatanggal na rin ako ng damo dito. Kahapon inumpisahan ko na yan dyan. Yan, tapos na. Tapos mamaya tutuloy ko dito. Ito po ang kulay ng aking sunflower. At shout out po sa nagbigay nitong sunflower seeds, si Ate Nelfa Omreso. In-order niya pa to sa ano, sa US pa to galing. In-order niya sa Amazon. Yan po ang kulay ng sunflower. Yan. Nakapal na ang damo dito. At yan po ang update sa tanim nating strawberries. Mamaya mag-harvest kami ng hinog. Hintay ko lang yung anak ko. At ito ang update sa atin ng tanim nating Roselle plants. Yan, buhay na po sila, tumubo na. Oh, nag-umpisa lang magbulaklak. Bulaklak na. May bulaklak na yung tanim natin Roselle. Maliliit pa. Doon. Yung flower. Hi mga kabukid. Ngayon mag-harvest kami ng strawberries. Good morning. Sa nursery at sa labas. So, let's go. Good morning ka muna. Hey, good morning mga kabukid. Good morning. Japanese sugar. Hinog na? Honey oil. Mayroon pa dito isa o. Yan isa. Yun o. Ito. Yun. Ito. Yun. Hilaw yan, hilaw. Sana. Ito po mga kabukid, yung mga sirang strawberries at sobrang hinog na strawberries na ilalagay ko dito. At
Ayan po, may mga tumutubo na, strawberry seedlings. Ito, strawberry seedlings din yan. Yung mga na sobra sa hinog at sirang strawberries, nilalagay ko dito. Ayan po sila, tumutubo na yung strawberry seedlings. Ayan, nilalagay ko lang sila. At dito po, may tumubo na rin. Ayan. Ayan po. At ito po ang update ng ating Illinois mulberry. Ayan, namumunga na rin sila. Ayan, meron na rin tayong bunga ng mulberry Illinois. Mulberry, ayan po. Ang lalaki ng mga bunga nila. Ayan. Ayan, mga bunga. At ngayon, mag-harvest kami dito. Huwag mo kunin yung hindi pa hinog. Yan, kunin mo. Yan, dalawa. Ito. Ano yan? Yan na yan. Pwede yan. Pwede ito. Mamaya i-blender namin yan. Lagyan ng gatas. Contents mo. Ito. Ito. Ganda, ganda. Okay. Hindi ka i-ex. Hindi man i-ex. Ako. Ako. Hindi man i-ex. Baka nga, may fracture. Oh. Meron pa isa doon, no? Meron. Ito. Hello mga kabukid, at ito na aming harvest ng mga strawberries. Bye mga kabukid, see you next vlog. Ngayon, gagawin namin ito ng strawberry shake. Re-blender po namin ito. Ito po ang ginagawa naming juice sa umaga. Yan po. So ang mangyayari ito, random vlog. Update sa tanim nating strawberries.
mga flowering plants at pag-aabuno ng mais at tanim nating upo. Ito na po yung tapos ng maabunuhang mais. Kailangan hindi siya hindi matamaan yung ano. So, iba na naman ang kulay ng super grow ngayon. Dati kulay brown, ngayon ano na, parang white or gray. Kulay white and gray na naghahalo. Ito na po yung kulay. Yung last na abuno na binili namin ganito, brown ang kulay. Yan po si Loloy, staring na naman. Staring na naman si Loloy. Nag-harvest na yung ikaw, ba? Nag-harvest na yung smile, Loy. Kay... Pilay suhol pa abuno, Loy. Ano ba? Mangyapang doon ka. Kuan? Pugas? 200 ang pugas ba? So mga nasa 5 grams po isang puno. Lalagdag lang. Subukan natin. Marunong tayo. Disclaimer lang po. Hindi po ako expert sa pagtatanim ng mais. Pinapakita lang namin yung paraan namin sa pagtatanim at pag-abuno. Pag-aalaga ng tanim nating mais. Kailangan hindi sila magaling na po yan mag-abuno, kaya mabilis. Yan, nilalaglag lang nila. So itong area na to na malapit sa bahay ng biyanan ko, nasa 2 hektarya po ito. Kasama na tong ano, simula dyan sa tinaniman ko ng strawberries punta dun hanggang dun. Yung may maisa na yan, yan po yung hinarvest namin na naka-vlog yung pag-sealer namin ng mais. Kahapon na-upload ko. Yan. Maisa na yan. Nahuli yan kasi tinaniman na talong yan nung nakaraang taon. Sundan natin sila mga kabukid. Sundan natin yung kabukid.
So ito na po yung mga nadaanan na mga kabukid. Tapos na ito. Tapos na ito maabunuhan. Kailangan hindi matamaan yung puno ng mais. Yung sa gilid lang. Kailangan sa gilid lang ng mais. Kasi masusunog yan pagka tumama yan dito. Ayan po mga kabukid, buti tumigil yung ulan. Natigil saglit yung pag-aabono namin dahil biglang umulan. So, simula doon hanggang dito, tapos na ang mga abunuhan. Dito na sila. Apat katao po ang nag-aabono. Dito na sila. Time check 9:15 ng umaga. Yan po mga kabukid, tapos na dito sa pag-aabono. So nandun na sila dun sa dulo. Tatapusin daw muna nila lahat bago man ang halian. Tatawagin ko lang sila. Tapos namin dito. Kukunin ko lang yung mga sako sa abono. Tapos na po yun dito. Dito tapos na rin. Dito namin na-harvest yung mga mais, mga kabukid. Yung last vlog po namin na nag-shieler kami. Kunti lang po to. Nahuli ito kasi nung nakarang taon tinamna ng talong, tapos tinamna namin ng mais. So nandito na sila. Dito na sila nag-aabono. Ngailang tudling na lang to, tapos na. Tapos na dito. So ito na lang natira. Malapit na silang matapos. Siguro tatapusin lang muna nila. Tatapusin nila lahat bago man ang halian. So tapos na rin pala ito dito sa pinakadulo. Doon na lang sa ano, gitna nito. Buti tumigil na yung ulan. Kanina umaambon, tapos lumalakas. So dito na lang pala ang ano, kulang yung gitna, tapos na yung bawat gilid. Time check 12:20. So mga kabukid, nag-umpisa sila ng 6:30 at ngayon natatapos mga 12:30 siguro. Pang walang sako, ito ang natira. So nasa pitot kalahati ang naubos.
mga kabukid itong isang babaeng nag-abono. Dalawang kamay gamit niya, so dalawang tudling ang dala niya. Yan, tansyado na nila kung gaano karami yung iling ihuhulog sa bawat puno. Ang bilis ng kamay yan. Nasa 10 tudling na lang at matatapos na. Ganitong mga sounds ang maririnig natin pagka nasa bukid tayo. Ito ang namimiss natin dito. So comment lang po kayo kung anong tawag sa inyong mga ganitong insekto. Sa amin tawag ito ay gangi. Yan, tumutunog sila pagka ano, alas 12 ng tanghali. Yan. Marami po yan dito sa ano, mga punong kahoy ng mahogani, liliin na. Sa mga OFW dyan na nanonood, ganito po ang mamimiss ninyo pagka nasa bukid kayo. Ay mga insekto po. Yan po, tapos na mga kabukid. Tapos na ang pag-abuno ng mais. Unang pag-abuno sa tanim na mais. Yan po mga kabukid, tapos na tayo sa pag-abuno ng mais. Unang pag-abuno po, 14 days after direct sowing. Ayan po. Salamat po sa panonood. Please don't forget to like, share, comment. At kung bago ka pa lang sa aming channel, please don't forget to subscribe at click mo na rin ang notification bell para update kayo sa aming bagong vlog. Salamat po. Bye bye. Hello mga kabukid. Please like, share, comment and subscribe to our channel. Bye.